Nilinaw ni DOJ Secretary Jesus Crispin Rebullia ang kanyang naging payag na hindi umano siya naniniwalang inosente si dating Senador Laila De Lima kahit absuelto na ang senadora. Samantala, muling naundot kahapon ang nakadagdang paghahain ng NBI ng kasong murder laban kay suspended Negros Oriental Congressman Arnie Tevez. Si Luisa Erispe sa Sentro Balita. Naudlot na naman ang nakatakda sa nakahapon na paghahain ng kasong murder laban kay Congressman Arnolfo Tevez Jr. kaugnay sa pagpaslang kay Negros Oriental Governor Ruel Digamo. Pero bakit nga ba natatagalan? Meron bang nagiging aberya sa pagbuo ng kaso? Paliwanag ni Justice Secretary Jesus Crispin Rebullia na sa 6 hanggang 7 suspect kasi ang bigla na lang tumangging magbigay ng pahayag para sa kaso laban kay Tevez. Meaning by lawyered up, they were provided with lawyers by some people who are paying for their lawyers who were not there before. And obviously, there's some people are interested in the statements that they want to give and now they don't want to cooperate anymore with authorities. Di naman tinukoy ni Rebullia sino sa mga hawak na suspect ng National Bureau of Investigation ang tumaging magsalita. Pero dahil noon ay nakapagbigay na sila ng kanilang sworn statement, bukas inaasahang maiyahain pa rin ang reklamo. That made us of course review everything that is there within our grasp. So that's the reason why there is a bit of a delay. But that will not stop us from filing the proper cases because the statements have been given much earlier, freely, with CCTV and with cameras and in front of other witnesses and in front of lawyers to the public attorney's office. Naniniwala naman si Rebullia na posibleng nasa Southeast Asia pa rin ngayon si Congressman Tevez. Samantala, nilinaw rin ng kalihim ang naging pahayag niya noong nakaraang linggo na hindi siya naniniwala na inosente si dating Senator Laila De Lima sa drug case nito kahit na pinawalang salan na siya ng mababang hukuman. Sabi ng kalihim, nakabase ang kanyang pahayag sa batas ng bansa. That holds true for all cases in the country. Acquittals are a triumph of the rule of law because as we say, when there is reasonable doubt as to the guilt of the accused, the courts are constrained to rule in favor of the doubt because nobody should be convicted when there is a doubt as to the guilt of the accused. This is an exception to the general rule, what happened to the De Lima case where this was given a lot of weight by the court, and I have no other comment about that. Posible naman anyang makasuhan ng perjury si dating Bucor OIC Rafael Ragos dahil sa pagbawi niya ng kanyang pahayag sa korte. Possible, theoretically possible. There has to be an interested party for us to file it or maybe we will ask the prosecutors involved if they feel that, like doing it. But we are not encouraging anything. It's maybe the prosecutors who are directly involved in the cases, in the case build-up, might want to talk to us about filing another case. Luisa Erispe, para sa Bayan.